Isang buwan lang nasa Rome, Italy si Francesca para mamasyal. Dalawang buwan na rin siyang graduate ng BS degree sa Stanford University sa California. Nakisuyo siya sa kanyang ama na bigyan siya ng isang buwan na bakasyon bago siya umuwi ng Pilipinas. Kasalukuyan siyang sumisipsip ng bubble tea sa veranda ng kanyang hotel room habang nakatanaw sa magandang tanawin ng Roma nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong doon sa mesa. Dinampot niya iyon at tinignan ang kanyang caller na walang iba kung hindi ang kanyang ama na si Mariano Moran. Sinagot niya iyon at in-loudspeaker pa. "Iya, kailan ba ang balik mo rito sa Pilipinas?" Tanong nito. Hindi man lamang siya neto nagawang kamustahin. Sinabi niya na sa linggo pa siya uuwi. Martes ngayon kahit may 3 araw pa siya rito sa Rome. "Anak, kailangan kita rito. Bumabagsak ang sales ng isang restaurant natin. Kailangan kong malaman ang dahilan. Ikaw lang ang makakagawa noon, anak." Pakiusap nito. Huminga siya ng mahina at sinabing bukas ay aalis na siya. Hindi niya kayang hindian ang kanyang ama, lalo na at may problema ito. Nasiyahan naman ang kanyang ama dahil roon. Pagkatapos siyang kamustahin, ay nagpaalam na ito sa kanya at sinabing mag-iingat siya. Hindi niya tuloy maiwasang isipin kung ano ang posibleng dahilan kung bakit bumabagsak ang sales ng isang restaurant nila. Malalaman niya lang iyon pagdating niya ng bansa. Bagong tayo ang restaurant nila 2 years ago na, kahit hindi siya kilala ng mga namamahala at mga employer roon, na malagi siya sa California ng 5 taon at napangisi na lamang siya nang may maiisip siyang paraan para malaman ang lagay ng restaurant nila. Agad na kumaway si Francesca nang makita ang pinsan na si Alex. Ito kasi ang inatasan ng ama na susundo sa kanya. Kagad itong lumapit sa kanya at kinuha ang traveling bag. Lumabas na sila ng airport at sumakay sa sports car nito. "Bago?" tanong niya pagkapasok niya sa passenger seat. At tumango naman ito. "Oo, thanks kay Tito Mariano. Kung hindi dahil sa posisyon na ibinigay niya sa akin, ay hindi ko ito mabibili." Proud nitong sabi. Pinsan niya ito sa mother side niya. Sa pagkakatanda niya, ito na ang namamahala sa isang restaurant nila bukod sa may posisyon pa ito sa kumpanya. Ang ama talaga niya ang nagmula sa mayamang pamilya. Simpleng sekretarya lamang nito ang kanyang ina hanggang sa nagkamabutihan sila at ikinasal. Hindi naman hadlang ang mga magulang ng kanyang ama sa pagmamahala nila. Nabanggit niya ang tungkol sa pagbagsak ng isang restaurant nila. Noong nakarang linggo pa yon, ayaw namang ipagkatiwala sa ibang tao ni Tito ang pagtuklas sa problema ng kumpanya. "Nagpresenta nga ako eh, pero tumangki siya. Ikaw na lang daw ang bahalang tumuklas noon," sagot nito. Napatangutang-una na lamang siya. Tinignan niya ang mga establishmento sa paligid at wala pa rin pinagbago, bukod sa may mga bagong gusali lang. Kung siya ang papipiliin, gusto niyang tumira sa probinsya. Tagapampanga ang kanyang ina. Kapag may pagkakataon, ay bibisita siya roon. Nang makarating sa kanila, sinalubong siya ng kanyang ama ng isang mahigpit na yakap. "I miss you, iha," sabi nito. Nasa tabi nito ang kanyang ina. Niyakap niya rin ito. Matapos magkamustahan, niyaya na siya ng kanyang magulang na kumain. Habang kumakain, ay nagsalita ang kanyang ama. "Bukas na bukas rin. Bukas na bukas rin. Ay kailangan mo nang puntahan ng Emma Restaurant. Magpakilala ka para..." Pinutol na niya ang iba pang sasabihin ng kanyang ama. Sinabi niya na may naisip siyang plano para malaman ang dahilan ng pagkalugi ng restaurant. Kumunot naman ang noo ng kanyang ama. Tinanong nito kung papaano. Kumindat lamang siya at sinabing sikreto lamang iyon. Malaki naman ang tiwala ni Mr. Mariano sa kanyang anak. Kahit hinayaan na lamang niya ito sa kung ano man ang binabalak nito. Kinabukasan, nakahanda na ang mga peking dokumento niya na gagamitin sa pag-a-apply. Madali lang gawin iyon ng kanyang ama. Money matters nga naman kasi talaga. Nakalagay sa isang folder ang kanyang mga kailangan. Isinukbit niya ang kanyang bag at nagpaalam sa kanyang magulang. Nagpababa siya sa kanilang personal driver sa gilid ng daan kung saan ay wala masyadong dumadaan. Mahirap na kasi kung sa mismong tapat ng restaurant siya ibababa. Baka kasi mabuko siya kaagad. Natawa na lamang siya ng mahina nang maiisip niyang mag-a-apply siya bilang isang service crew.
Tinahak na nga niya ang daan patungo sa restaurant. Nang nasa tapat na siya, ay pinagbuksan siya ng glass door ng security guard. Matapos magpasalamat, ay pumasok na siya sa loob at nagpalingalinga. Lahat ay bala sa kanilang ginagawa na para bang walang anomalyang nangyayari. Lumabas sa isang silid ang isang lalaki na nakasuot ng blue slacks at blue polo. Natiyak niyang iyon ang manager ng restaurant. Pagkatapos ay lumapit siya rito. "Good morning, sir. Pwede po ba akong mag-apply?" tanong niya. Tinignan siya nito mula ulo hanggang sa paa na para bang kinikilati siya. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nito. "Akin na ang resume mo." Masungit nitong sabi. Gusto niyang paikuti ng mga mata dahil sa ginawa nito, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Mapupurnada kasi ang kanyang plano, kaya't ibinigay niya na lamang ang folder niya. Sinabi niya na naroon na rin ang mga requirements na kailangan. Sinabihan siya na sumunod rito. Pumasok sila sa isang silid na nasa kaliwang bahagi ng restaurant kung saan ito lumabas kanina. Kumunot na lamang ang kanyang noo nang makitang napakagulo niyon. Wala sa ayos ang mga papeles at iba pang mga dokumento. "Ano bang klaseng opisina ito?" tanong niya sa kanyang sarili habang iginagala ang paningin sa loob. "Teka, may sinasabi ka ba, miss?" tanong nito. Umiling siya at idinailan na maluwang pala ang opisina nito. Iwinestre nito ang upuan na nasa harapan ng mesa nito. Sinabi nito na maganda ang records niya at may mataas na pinag-aralan. Tinanong siya nito kung bakit ang MR Restaurant ang napili niyang applyan. Sagot naman niya, gusto niyang subukang magtrabaho sa isang restaurant na pag-aari ni Mariano Moran. Tumangu-tangu naman ito. Hanggang sa matapos ang interview, ay tumayo ito at nakipagkamay sa kanya. "Tanggap ka na. Bukas ay pwede ka nang magsimula. White polo shirt and slack ang isusuot mo, okay?" sabi nito. Tumangu siya at nagpasalamat naman. Lumabas siya ng opisina na may ngiti sa kanyang mga labi. Bukas rin ay magsisimula na ang kanyang pagpapanggap. Malalaman rin niya ang dahilan kung bakit nalulugi ang restaurant. Gusto sana ng kanyang ama na ipasara ang restaurant. Gusto sanang ipasara ng kanyang ama ang restaurant dahil sa mahina nga ang income nito. Mas malaki pa ang nagagastos sa mga needs kaysa sa mga kita. Mabait ang kanyang ama. Hindi ito basta-basta nagdedemanda. Ang sabi niya, nandyan lang naman ang karma sa mga taong nandaraya. Iba siya sa kanyang ama. Kapag nalaman niya kung sino-sino ang sangkot sa nangyayari sa kumpanya, hindi siya mag-aatubili na sampahan ito ng kaso para matuto at hindi natularan pa ng ibang tao. Nang ikinuwento niya sa kanyang ama kinabukasan ang nakita, napailing-iling na lamang ito. Mas naging determinado tuloy siya. Pagkatapos kumain ng agahan, ay naligo at nagbiis na nga siya para magtungo sa MR Restaurant. Nagpaalam siya sa kanyang ina na naiwan sa bahay. Libangan ito ang pananahi. Ang kanyang ama ang naghatid sa kanyang destinasyon. Nagpababa siya sa hindi mataong lugar at sumakay ng tricycle para magpahatid sa restaurant. Nang makarating at makapagbayad sa tricycle, bumaba na siya at nagtungo sa loob. As usual, pinagbuksan na naman siya ng glass door ng gwardiya. "Bago ka, miss?" tanong nito. Tumango naman siya. Nang makapasok, ay nahagip ng mga mata niya ang isang lalaki na papalabas pa lamang sa gilid kung saan may pasilyo roon. Nagtama ang kanilang mga mata. Napalunok na lamang siya ng mapagmasda ng gwapong mukha nito. Parang hindi ito pang service crew, kung hindi ito ay parang isang pang model. Hindi niya napigilang sabihin sa kanyang sarili. Nagulat na lamang siya nang may magsalita sa kanyang gilid. "Anong tinutunga-tunga mo dyan?" Lumingon siya at nakita ang manager na nakataas ang kilay. Sir, ano po ang gagawin ko?" tanong niya. Hindi siya humingi ng pasensya rito. Sino ba naman ito para gawin niya yon? "Kabago-bago mo, hindi ka marunong humingi ng pasensya sa ginawa mo." Masungit nitong sabi. Pinakalma niya na lamang ang kanyang sarili. Kailangang habaan niya ang kanyang pasensya dahil kung hindi ay mabubulilyaso ang kanyang plano. Yumukod siya ng bahagya at humingi ng pasensya rito. Napapatingin ang mga customer na pumapasok maging ang mga crew. Ang iba ay napapailing na lamang. Sinabihan siya nito na doon siya sa kitchen area at tulungan ang mga naroon sa pag-serve. Nagtungo siya roon at nadatna ng apat na kalalakihan na nagluluto. Tatlong babae na inaayos sa mga nalutong pagkain ng mga ito dahil may mangilan-ngilan ng customer. Natigilan siya nang may magsalita sa likuran niya.
Lumingon siya at nakita ang lalaki kanina. "Halika, tuturuan kita," sabi nito. Ngumiti naman siya rito. Nagsimula na siya nitong turuan kung ano ang dapat niyang gawin. Si Francesca na rin ang nag-serve ng pagkain. Nang maiserve niya na ang mga pagkain sa mesa na medyo malapit sa opisina ng manager, lumabas ang manager. May hawak itong envelope. "Ano kaya ang laman ng envelope?" Hindi niya napigilang itanong sa kanyang sarili. Lumapit ito sa isang cashier at may ibinulong rito. Tumangutang naman ito hanggang sa kunin niyo ng cashier. Bumalik siya sa loob. Napadaan siya sa dalawang cashier na nag-uusap. "Naku, paniguradong bawas na naman yung pera na iririmit niya. May tip na naman tayo niyan," sabi ng isang cashier na may kayumangging balat. Nakapaskil ang malabad na ngiti sa labi nito. Magsasalita na sana ang kausap nito nang bumaling ito sa kanya. Saka tinaasan siya ng kilay. Lumapit ito kay Francesca at bumulong. "Huwag kang magsasalita. Lahat tayo ay makikinabang sa ginagawa ng boss natin. Kung ayaw mong mawala ng trabaho at iban sa lahat ng mga trabaho rito sa bayan, manahimik ka na lang," matigas nitong sabi. Peke siyang umiti at kunwari ay nagustuhan ang sinabi nito. Sinabi niya na gusto niya ang ideya nito, lalo na at kailangan niya ng pera dahil may sakit ang lola niya. Nang makaalis, hindi niya napigilan na may kuyom ang kanyang kamao. Hindi niya akalain na ang empleyado nila ay nagkakaisa na gumawa ng hindi maganda. "Wala bang isa man lang na mapagkakatiwalaan?" Huminga siya ng malalim at pinakalma ang kanyang sarili. Hindi dapat siya nagpapadala sa emosyon niya. Kailangan niya ng pruweba para mapatunayan na may ginagawa silang mali. Nang makarating sa mansyon, kagad niyang sinabi sa ama ang natuklasan. "Talagang ginagalit nila ako," matigas na sabi ng kanyang ama. Naiyukom nito ang kamao kasabay ng paninginig ng katawan. Pinakalma ito ng kanyang ina at niyayang magpahinga. Sinabi ni Francesca na siya na ang bahala sa mga mangyayari. Tinawagan niya ang kakilala na nagtitinda ng spy camera. Sinabi niya na kailangan niya yun bukas dahil may paggagamitan siya. Matapos makausap ang kakilala, nagtungo na siya sa kusina para tulungan ang kanilang kasambahay. Nagdala na rin siya ng pagkain sa silid ng kanyang ama. Ipinatong niya iyon sa bedside table. Nakahiga ito sa kama habang binabantayan ng kanyang ina. Kinamusta niya ang lagay nito. Nakahinga siya ng maluwag dahil ayos lang ang kanyang ama. Sisiguraduhin niya na matutuklasan niya ang tinatagong kasamaan ng kanilang manager. Kinabukasan ay dumating ang spy camera niya. Mabuti na lamang at dala niya ang kanyang invisible necklace na iniregalo sa kanya ng kanyang kaibigan sa kolehiyo. Inilagay niya sa pendant ng kwintas ang spy camera at tinakpan niya iyon ng suot na polo. Nang ibaba siya ng personal driver niya sa gilid ng daan, pumara ulit siya ng tricycle at nagpahatid malapit sa pinagtatrabahuan. Nang makapasok, nakita niya ang mga cashier at pati na rin ang service crew na nakapila sa pintuan ng manager. Pasimple niyang binuksan ang kanyang polo shirt na suot kung saan ay ang spy camera lamang ang makikita. Lumapit siya roon at kinausap ang nasa dulo na lalaki ng isang service crew. Tinanong niya kung ano ang meron. Ang sagot naman ng lalaki ay magbibigay daw ng tip ang manager. Pumila daw siya kung gusto daw niyang magkaroon ng tip. Nagpalingaling nga siya, wala yung lalaking tumulong sa kanya at yung isang cook nila. Tinanong niya sa lalaki kung nasaan sila. "Matigas yung mga yon. Ayaw mabigyan ng tip. Nagpapakabayani kumbaga." Kapag na nga sila na isumbong si manager, tiyak na wala na silang trabaho. Mahirapan na rin silang makahanap ng trabaho rito sa bayan dahil tiyo ng manager ang mayor. Tugon nito na may ngisi sa mga labi. Tumalim ang mga mata niya nang tumingin ito sa harapan. Yun pala ang rason. Tinatakot sila ng manager. Nang tignan siya ulit ng lalaki, ngumiti siya at nagwika ng, "Sige, pipila rin ako. Gusto ko rin magkaroon ng tip," sabi niya at pumila na. 50 minutes pa bago magbukas ang restaurant. Tuwang-tuwa ang mga nakakuha ng tip nang lumabas ang mga ito. "Mukhang malaki-laki ang tip ngayon na," sabi ng lalaki na nakausap niya. Pumasok na siya sa loob. Tinignan siya ng manager at bigla itong sumaryoso. "Siguraduhin mo lang na hindi ka magsusumbong ha." Parang may pagbabantang sabi nito sa kanya. Tumangutang-o naman siya. Sinabi niya na kailangan niya ng pera ngayon dahil may sakit ang kanyang lola. Tinanong niya kung saan galing ang tip. Tumawa lamang ang manager. "Siyempre sa sales ng restaurant,
itinuro nito ang ulo. Matalino ako eh. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nalalaman ng CEO ang ginagawa ko. Ani nito, habang tumatawa ng demonyo. Bukas na bukas rin, ay mawawala ka na sa restaurant namin. Aniya sa kanyang sarili. Ngumiti lamang siya at tinanggap ang sobre. Binuksan niya ang laman niyon. 5,000 piso ang laman nito. Napatanong siya sa kanyang sarili kung magkano naman kaya ang nakukuha nito. Tiyak na mas malaki talaga ang nakukuha nito. Pumasok siya sa kitchen area at nakita roon ang lalaki at ang isa pang cook. Alam niya na kung sino ang bibigyan niya ng gantimpala kapag napaalis na ang manager. Naging kwentuhan ng tungkol sa perang ibinigay ng manager. Napatunong tuloy siya kung paano nila yun nagagawa na hindi makikita sa computer ang shortage. Hindi raw ibinibigay ng buo ang kanilang sales. Kumbaga yung ibang kita ay pinapaikot nila para lumago yun. May ginagamit sila para sa system para hindi kasama sa sales. Naikuyom na lamang niya ang kanyang kamao dahil sa kanyang mga nalaman. Pinapasahod ng tama pero kasamaan ang ginagawa. Sumapit ang lunch at sabay silang nag-lunch ng lalaki. May crew area sila kung saan ay pwede silang kumain. Nagbaon ka pala? Sabi ng binata. Tumango siya. Siyempre kailangan niyang magbaon dahil parte iyon ang pagpapanggap niya. Andrew nga pala. Pagpapakilala nito sa sarili at inilahad ang kamay sa kanyang harapan. Tinanggap niya naman iyon. Francesca nga pala. Pagpapakilala naman niya sa sarili. Kinuha niya ang lunchbox sa bag. Napatingin na lamang roon si Andrew. Alam nito ang brand na iyon ng lunchbox. Napakamahal ng ganoong klaseng lunchbox. Napatingin siya sa dalaga. Maganda ang kutis nito na parang alaga ng isang dermatologist. Hindi niya tuloy maiwasang magduda sa babae. Naisip niya na lamang na baka may nagbigay lamang rito ng lunchbox at maalaga ito sa katawan. Sabay silang kumain ng dalaga. Tinanong siya ng dalaga kung bakit hindi siya nakasama sa nabigyan ng tip. Ngunit lumiti na lamang siya. Simple lang, may paninindigan kasi ako. Ayaw kong ipakain sa aking pamilya ang pera na galing sa nakaw. Sa katunayan, gustong gusto ko nang magsumbong pero natatakot ako na mawala ng trabaho. Kung magsusumbong ako, sino ang maniniwala sa akin? Baka pagkaisahan pa nila ako. Malungkot na sabi ni Andrew. Iyon ang rason kung bakit tumatahimik na lamang siya. Kitiniling niya na sana ay matapos na ito dahil nakukonsensya na rin siya. Hinawakan ng dalaga ang kamay niya. Dahil doon ay natigilan na lamang siya. Napakalambot niyon. Napatitik siya sa magandang mukha nito habang mahingi sa mga labi. Malalaman rin ang may-ari ang anomalya rito sa restaurant, Andrew. Magtiwala ka lang. Sabi nito. Biglang hinila nito ang kamay. Sinabi nito na may pamilya na pala siya. Baka may makakita sa kanila at isumbong siya. Dahil doon ay natawa siya ng mahina. Wala pa akong pamilya. Bigla namang namula ang pisngi nito. Mas kumanda si Francesca dahil doon. Patapos na silang kumain ng maalala na birthday pala ng kanyang kapatid ngayon. May kakaunting handa sa bahay mamaya. Napatingin siya sa dalaga na mainhin kumain. Pero pwede ba kitang iyain mamaya? Birthday ng punso kong kapatid eh. Anyaya niya. At nagangat ito ng tingin. Sure, saan ba sa inyo? Para alam ko kung saan ako pupunta. Mag-aarkila na lamang siguro ako ng tricycle. Ani nito. Umiling naman siya rito. Sinabi niya na hindi na kailangang mag-arkila pa siya. May motor naman siya. Sabay na lamang silang pupunta. Ihatid na lamang niya ito pagkatapos ng event na iyon. Natigilan naman siya. Bakit niya inaalok ng ganoon ang dalaga? Hindi pa sila lubos na magkakilala. Baka kung ano pa ang isipin nito. Ayos lang ba sayo? Nag-aalala niyang tanong. Hindi maiwasang titigan ni Francesca ang lalaki. Gwapo na nga ito. Napakabait pa. At may prinsipyo pa sa buhay. Tumango siya sa pag-anyaya nito. Gusto rin niya na makapunta sa bahay ng lalaki. Saka mapagkakatiwalaan naman ito. Katunayan, ang hindi nito pagtanggap ng pera galing sa sales ng kumpanya na bigay ng manager ay talaga namang nagpahanga sa kanya. Pagka-out nila, ay nagtungo na silang dalawa sa parking area. Naroon kasi ang motor ng binata. Umangkas ito sa kainalalayan siyang makaangkas. Isinuot rin ito ang ekstrang helmet. Kumapit ka, medyo mabilis akong magpatakbo eh. Sabi nito, kinakabahan naman siya dahil doon. Natawa ito at sinabi na joke lamang iyon.
na ipalibot niya na lamang ang kanyang kamay sa bewang nito. Samantala, hindi naman maiwasang mapangiti ni Andrew sa ginawa ng dalaga. 30 minuto ang tinagal ng biyahe nila hanggang sa marating nila ang bahay ng binata. Ibinaba siya nito sa gilid ng daan, sa tapat ng isang dalawang palapag na bahay. Simple lamang ang bahay nila Andrew at sementado iyon. "Ang ganda ng bahay niyo," komento niya habang nakatingin sa bahay. "Galing yan sa dugot pawis ni tatay, sa pagtatanim niya sa bukid. Yung iba, galing naman sa sahod ko," sabi nito. Napatingin siya sa binata at saka napangiti. Hindi niya tuloy maiwasang sabihin sa kanyang sarili na maswerte ang mapapangasawa nito. Responsable at mayroong mabuting puso. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Meron ngang mga kumakain roon. Binati niya ang mga naroon. Yung iba ay para siyang artista kung tingnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi tuloy niya maiwasang makaramdam ng pagkailang. "O iho, nandyan ka pa pala?" sabi ng isang matandang lalaki na siguradong ama ni Andrew. Magkaawit kasi silang dalawa. Ngumiti ito nang makita siya. "Aba, may kasama ka palang magandang babae ah. Girlfriend mo?" tanong nito at natawa na lamang ng mahina si Andrew. "Katrabaho ko po itay," sabi nito. Lumapit ito sa kanyang ama at ina at nagmano. Niyaya siya ng mag-asawa na sila ay kumain. Kumuha naman ng pagkain sila Andrew. Nang nasa salas na sila, napatingin ang isang dalagita sa kanila. Binati ito ng lalaki ng maligayang kaarawan. Tinukso pa nito ang kuya na may girlfriend na raw ito. Sinabi naman niya na katrabaho niya ang kuya nito. Binati rin naman niya ang dalaga ng maligayang kaarawan. "Sandali, may regalo pa ako sa'yo," sabi niya. Kinuha niya ang relo na nakalagay sa isang box at ibinigay yon sa dalaga. Mabuti na lamang at nadala niya nga yon. Balak niya sanang ibigay yon sa kaibigang si Lizelle. Kaso nga lang, niyaya naman siya ni Andrew. Bibigyan na lamang niya ng kaibigan niya ng ibang regalo. Dahil doon ay napawaw naman ang dalagita nang makita ang regalo niya. "Galing pang Rome? Sa Italy? Naku ate, hindi ko matatanggap yan. Mukhang mamahalin po yan," sabi niya. "Ano ka ba? Wala yon. Hayaan mo na yon. Bigayan ng ninang ko sa akin. Sa'yo na lang. Hindi naman kasi ako mahilig sa relo eh." Aniya at pinuksan ang box. Kinuha ang isang relo at siya na mismo ang nagsuot niyon sa dalagita. "Ayan, bagay na bagay sa'yo," nakangiti niyang sabi. Niyakap siya ng dalaga at nagpasalamat. Huwag daw siyang mahihiya. Kumain lang daw siya ng kumain hanggat sa gusto niya. Ngumiti lamang siya at nagpunta sila ni Andrew sa terrace ng bahay sa pangalawang palapag. Labis na nagtaka si Andrew sa ibinigay ni Francesca sa kanyang kapatid. Una ay ang lunchbox nito na branded pa. Ngayon naman ay relo na bigay nito sa kapatid. "Sino nga ba itong si Francesca?" tanong niya sa sarili. Naudlot ang pag-iisip niya ng magsalita ang dalaga at sinabi nito na ubos na ang pagkain at na-miss niya raw iyong mga ganong pagkain. "Hindi ba ito laging nakakain ng mga ganong pagkain?" Hindi napigil ang itanong ni Andrew sa sarili. Ngumiti na lamang siya at kinuha ang plato nito. Saka nagpunta sa kusina. Biniro pa siya ng kanyang ina na ligawan niya na ang dalaga. "Sunay, liligawan ko siya." Biro niya na ikinangiti at ikinakilig naman ang mga naroon. Nang malagyan ang plato ng pagkain, nagtungo na siya sa terrace. Akmang papasok na siya nang marinig niyang may kausap ang dalaga sa telepono. Natigilan siya nang marinig ang sinabi nito. "Yes dad, may pruweba na ako na may anomalyang ginagawa ang manager. Kasama na ang mga crew at cashier. Actually, may dalawa na nanindigan na gawin ng tama. Pag uwi ko, ipapakita ko yun sa inyo. Nandito ako sa kaibigan ko dad. Niyaya niya ako dahil kaarawan ng kapatid niya ngayon. Papasundo na lamang ako mamaya sa kanto na malapit sa atin ha," sabi nito. Huminto naman ito. Malamang pinapakinggan nito ang sinasabi ng dad niya. Doon na nabuo sa isipan niya ang mga inala niya. Mayaman si Francesca. At isang patunay ang mga narinig niya na ama nito ang may-ari ng restaurant. Kaya pala nang sabihin ito sa kanya na malalaman din ang ginagawa ng manager ay dahil ito pala ang tutuklas niyon. Marahil may plano ito kaya kumuha rin ng tip na ibinigay ng manager. Nahihiya naman siya na magtanong kanina kung bakit tumanggap ito ng tip. Nang marinig niya ang tunog ng upuan, naghintay muna siya ng ilang minuto bago pumasok.
Napatingin sa direksyon niya ang dalaga. Paano niya ito liligawan? Mayaman ito at mahirap lamang siya. Ano ang may pagmamalaki niya? Ibinaba niya ang plato sa mesa. Pasensya na, medyo natagalan. Marami-rami kasing bisita eh. Pagdadahilan niya, sinabi naman ito na ayos lamang iyon. Nang matapos silang kumain, ay nagpaalam na sila sa kanyang magulang. Inihatid niya ang dalaga sa bayan. Doon na lamang daw kasi ito. Huminto siya sa digalayuan na hindi siya makikita ng dalaga. Kitang-kita niya nang pumarada ang isang Fortuner sa harapan nito at pinagbuksan ito ng driver. Napangiti na lamang siya ng mapait sapagkat malungkot dahil hindi na sila pwede ng babaeng nagugustuhan niya. Pagkarating ni Francesca sa kanila, kagad niyang ipinakita sa ama ang nakuna ng kanyang spy camera. Tinawagan naman ni Mariano ang kumpare nitong pulis. Ito ay ninong ni Francesca para i-report ang nangyari. Kaya naman kinabukasan, nagtungo sa mansyon nila ang kaibigang pulis. Ipinakita nila rito ang video ni Francesca. Tinawagan naman ni SPO3 Marquez ang mga kasama niya at sinabi na magkita-kita na lamang sila sa MR restaurant. Nang makarating roon, ay pumasok na si Francesca kasama ang kanyang ama at ang ninong nitong pulis. Pagkagulat naman ang makikita sa mukha ng mga naroon. Sino ba ang mag-aakala na ang Francesca na katrabaho nila ay pagkakatiwalaan nila at siya pala ang anak ng may-ari. Itinaas ng mga ito ang kanyang kamay. Nasaan ang manager? Sigaw niya. Itinuro naman ng lalaking crew ang nasa lobby habang ito ay nagmamap ng opisina ng manager. Doon po, nanginginig ang mga kamay na tinuro nito ang manager's office. Nagtungo si Francesca roon at binuksan ang pintuan. Bakit bigla-bigla ka na lang? Naputol lang sasabihin nito nang makita siya. Francesca? Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka naka-uniforme? Galit nitong sabi. Pumasok siya kasunod ng ninong. Doon na napatayo ang pulis. Anong ibig nitong sabihin? Sigaw nito. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Pinusasan ng ninong niya ang manager. Tinitigan niya ng masama ang manager at sinampal ng napakalakas. Sinabi niya na siya ang anak ng CEO. Nasaan ang mayor na ipinagmamayabang nito? Humingi naman ito ng sorry, pero hindi niya pinansin. Dapat sayo ay sa kulungan. Sigaw niya. Pananakot lang pala nito ang tito na mayor. Dahil bago sila pumunta ng restaurant, kanina dumaan muna sila ng munisipyo at walang alam ang mayor sa ginagawa ng pamangkin. Kung ang nararapat rito ay pagkakakulong, iyon daw ang dapat gawin kung iyon ang tama. Kaagad na ipinasok sa police car ang manager. Siya naman ay iniiwan sa restaurant. Naroon ang lahat ng crew maging si Andrew. Pero bakit parang hindi ito nagulat na siya ang anak ng CEO na may-ari ng restaurant? Kakausapin niya ito mamaya at ipapaliwanag kung bakit niya yun nagawa. Kitang-kita ang gulat at pagsisisi sa mukha ng mga naroon. Lumapit isa-isa sa kanya ang mga ito at lumuhod. Patawarin niyo po sana kami ma'am, hindi po namin sinasadya ang mga nangyari. Kailangan lang naman namin ang pakisamahan ng manager namin dahil nagbabanta po siya sa amin. Kailangan rin po kasi namin ang pera para sa aming mga pamilya. Sabi ng isang lalaki na nakausap niya noong pumila siya para sa tip. Sinabi niya rito, "Di ba masama ang ipapakain mo sa pamilya mo? Na alam mo namang galing sa nakaw?" Tumangutango naman ang mga ito. Handa daw ang mga ito na bayaran ang kanilang nakuha. Huwag lamang silang tatanggalin. Ngunit huli na ang lahat. Nawala na ang tiwala niya sa mga ito dahil sa mga nangyari. Hindi niya nasasampahan ng kaso ang mga ito. Ngunit kailangan niya na itong tanggalin dahil sa pakikipagsabwatan nito sa manager. May dahilan man o wala kung bakit nila yun nagawa, hindi na niya kaya pang ibalik ang tiwala sa mga ito. Walang nagawa ang mga ito kung hindi ang pumunta na lamang sa locker room at kunin ang kanilang mga gamit. Lungkot ang makikita sa mukha nila habang papalabas sila ng restaurant. Nang makalabas ang mga ito, naiwan ang dalawa. Walang iba kung hindi si Andrew at Rico. Nalaman niya ang pangalan nito kahapon dahil naitanong niya kay Andrew. Humarap siya sa mga ito. Nais kong magpasalamat dahil sa katapatan niyo. Kaya naman, itataas ko ang posisyon niyong dalawa. Rico, ikaw na ang manager sa kitchen area. Pwede ka rin magluto kung gusto mo at dagdag sa Howdy yun. Ikaw naman Andrew, magiging manager ka ng counter area. Maraming salamat ha.
Buong puso niyang sabi at ngumiti. Tinignan niya si Andrew na nakatitig sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Tumango naman ito. Binalingan niya si Rico at sinabi na gumawa ng hiring paper dahil kailangan nila ng mga aplikante. Aplikante na mapagkakatiwalaan. Lumingon siya kay Andrew at nagtungo sa manager's office. Mukhang marami-rami akong ayusin. Biro niya nang makapasok sila sa loob. Kanina pa kasi seryoso si Andrew at kinakabahan siya. Hindi ko akalain na ikaw pala ang anak ng CEO, Ma'am Francesca. Sabi nito. Huminga siya ng malalim at lumingon rito. Sinabi niya na kailangan niyang gawin iyon para malaman ang totoong nangyayari sa kumpanya. Humingi siya ng paumanhin dahil sa hindi niya pagbanggit na yon rito. Ganon talaga siya pagdating sa mga confidential na impormasyon. Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong nito. Mahihimigan ang sakit sa boses nito. Nagbaba siya ng tingin. Hindi siya basta-basta nagtitiwala pero na-realize niya na dapat sinabi niya sa binata noong nasa bahay pa lamang siya ng mga ito. Humingi siya ng paumanhin roon. Napangiti si Andrew at sinabing ayos lang iyon. Hindi niya yon kailangan na gawin. Tatlong araw na sa loob ng isang linggo kung bumisita si Francesca sa restaurant. Sa mga araw na iyon, ay sabay silang nagla-lunch ni Andrew. Nagiging malapit na sila si isa't isa. Nagkakakwentuhan ng mga kanika nilang buhay at pati na rin mga karanasan. Sa loob ng dalawang buwan, nakabawi ang kumpanya at kumanda ang sales nito. Kitlubos siyang nagpapasalamat sa dalawang manager na talaga namang ginawa ang mga kaya para magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Dinagdagan niya ang sahod ng mga ito. Alis na ako. Paalam niya sa crew at cashier. Ihatid na kita sa labas, alok ni Andrew. Kinilig naman ang mga naroon at masaya sa nakikitang pagkakamabutihan ng manager at ng kanilang boss. Ngumiti naman si Francesca at pinaunlakan ang alok ng binata. Lumabas silang dalawa at nang malapit na sila sa parking area, nilakasan na ng binata ang kanyang loob para sabihin ang matagal na niyang planong gawin. Cheska? Tawag niya sa dalaga. Lumingon naman ito at tinanong kung ano ang kailangan niya. Pwede ba kitang ligawan? Buong lakas niyang sabi. Napangiti naman si Francesca sa sinabi ng binata. Sa totoo lang, gusto ng ama niya ang manager nang minsang makasama nila ito sa isang dinner ng mga manager ng kanilang restaurant. Hindi daw siya mapagmataas at magaling makisama. Nasabi rin niya sa kanyang ama na gusto niya ang binata. Sinabi ng kanyang ama na kung manliligaw man ito ay huwag niyang pahirapan. Natawa na lamang siya dahil roon at ngumiti pa ito. Oh naman, sabi niya, kitang-kita naman ang saya sa mukha ng binata ng mga sandaling iyon. Pinatunayan nga ni Andrew na seryoso siya para kay Francesca. Dalawang beses sa isang linggo siyang nagpapadala ng chocolates at bulaklak at iba pa. Pinupuntahan niya rin ito sa mansyon nila, sakay ng kanyang kotse na inuulugan niya. At doon niya nalaman na gusto siya ng ama ng dalaga. Makalipas lamang ang dalawang buwan, sinagot na siya ng dalaga. Nagkaroon ng party na ginanap sa isang hotel na pagmamay-ari nila. Nagkasiyahan at isinayaw ni Andrew ang dalagang minamahal. Inihilig nito ang ulo sa kanyang balikat at sinabi sa dalaga ang dalawang salita na iyon. Mahal kita, Francesca, sabi niya. At sinagot din naman ito iyon. Biglang namatay ang ilaw at yun na ang ginawang pagkakataon ni Andrew para lumuhod sa harapan ng dalaga. Muling sumindi ang ilaw. Gulat na napatingin sa kanya ang kanyang kasintahan. Malamlam ang mga matang nakatitig ito sa kanya. Kitang-kita rin ang saya sa mukha ng mga naroon na nakasaksi sa tagpong iyon. Will you marry me? Tanong niya. Kitang-kita niya ang luha na naglalanda sa pisngi ng minamahal na babae. Gustong-gusto niyang punasan iyon, pero hindi siya pwedeng tumayo hanggat hindi nito tinatanggap ang proposal niya. Nang tumango ito, ay kaagad siyang tumayo at pinunasan ang luha nito. Pagkatapos, ay sinuot niya ang isang singsing sa daliri nito, saka siya niyakap nito. Maraming salamat, masigla niyang sabi. At sa harap ng maraming tao roon, nasaksi sa kanyang proposal, ay hinalikan niya ang kasintahan. Nagpalakpakan ng mga naroon. Nang matapos ang halik, pinagdikit niya ang kanilang noo. Ipinapangako ko na magiging mabuting asawa ako sa iyo at ama ng mga magiging anak natin. Pangako niya. Nang mga sandaling iyon, ay nag-uumapaw ang saya sa puso nilang dalawa.